The Lord is good. At isa sa mga kabutihan ng Panginoon, gusto niya tayo ay secure. The Lord does not want His people to feel insecure and to suffer insecurity. How to be secure? Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Get spiritual. Isang solusyon para maibsan ang napakaraming pakiramdam ng mga tao na kulang sila sa mga bagay-bagay. Ama namin, salamat sa araw na ito dahil kami binigyan mo na naman ng pahiram na buhay. Salamat sa lakas at salamat sa kalayaan na sumamba sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Papaglinawin niyo po ang aming isip. Patalinuhin niyo kami para maintindihan namin ang mensahe ninyo at ito maipamuhay namin. Ang buhay namin mas gumanda, mabigyan ng tingkad ng kulay, ng ligaya, ng kabanalan dahil sa mga pagtuturo ninyo. Akayin niyo po kami, kayo po ang mangaral, gamitin niyo ang lingkod niyo na kasangkapan, subalit tinig niyo ang nais naming marinig. At sa inyong pangungusap, pagtuturo sa amin, magpalaya kayo Panginoon, empower your people, strengthen us, enlighten us, teach us, instruct us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our Healer, we pray with thanksgiving. Amen. Insecurity is one of the gravest emotional and spiritual illnesses of people. At pag ang tao insecure, maraming ginagawang mali, maraming mga discarding, lalo lang nagpapalala sa kalagayan. Luke 12:13-15. A man in a crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to give me my share of what our father left us when he died." Jesus answered, "Who gave me the right to settle arguments between you and your brother?" Then he said to the crowd, "Don't be greedy. Owning a lot of things won't make your life safe." Habang ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagtuturo ng daan patungo sa kaharian ng Diyos, meron namang biglang lumapit at iba naman ang request sa kanya. Mamagitan siya sa family squabble. Nagkakagalit ang dalawang magkapatid o ang magkakapatid tungkol sa mana nila sa kanilang yumaong magulang. At sabi niya kay Jesus, "Pwede bang mamagitan kayo at sabihin niyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang tamang mana na para sa akin?" At sabi naman ng Panginoon, "Eh sino naman ang nagsabing dapat akong maging hukom sa mga kaso ninyo ng mga ganyan? Bakit kailangan niya akong isangkot?" At sinabihan niya ang lahat, kasama na rin yung nage-request na siya ay makialam sa hatian ng mana, "Huwag kayong maging mga sakim." Ang pagmamayari ng maraming bagay ay hindi nagbibigay ng katiyakan, ng kaligtasan, ng katiwasayan sa inyong buhay. So the man wanted to bring Jesus' spiritual ministry down to worldly and materialistic levels. Pati si Jesus, gusto nilang isangkot sa kanilang mga hatian at mana-mana issues. Alam nyo, kahit ngayon mga kapatid, merong mga taga-church lalapit sa pastor para tulungan silang mangolekta ng mga mapautang. O kaya lalapit sa pastor para tulungan silang mangutang na hindi naman dapat ginagawa dahil hindi naman yun dapat ang pinagagagawa ng mga spiritual leaders. At napaka-sensitive ng Panginoon sa totoong problema, hindi lang yung hatian ng particular mana, ng particular family na yon, kundi a general human condition of greed. Kaya hindi lang yung lalaki ang pinagsabihan niya, yung lahat ng nakikinig. Sabi niya, "Huwag kayong magpapakasakim." People could be enslaved by greed and want of security. Bakit man nagiging greedy ang mga tao? Kasi sa palagay nila, pag dumami yung nakuha nila, dumami yung kanilang ari-arian, yung naagaw nila sa iba, mas panatag at mas secure ang buhay nila. But people could damage and destroy family and social relations, in fact, their own souls, for money. Hindi na naman natin kailangan lumayo sa mga sarili-sarili nating pamilya kumisan, mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak,
Nangyayari yan, nagkakawatakwata ka mga pamilya, nagkakaaway-away. Misa nagkakapatayan pa dahil sa manahan at hatian ng mana. But the real problem here was exposed by Jesus. It is insecurity. People become greedy because they think that they have to protect themselves so that they could be more secure. But the real problem is not only insecurity but also ignorance on how to be secure. The problem is looking for the wrong solutions to insecurity, and that is by having more. Sometimes at the expense of being godly, at the expense of our relationships with people. The problem is looking for the wrong solutions in the wrong places. So the bigger problem of humanity is mistaken definition of what security and what wealth means. How do you define security? May mga magulang ang i-define nila na security para sa mga anak nila. Kailangan ang mapangasawa mo mayaman. Kailangan may magandang trabaho o may magandang negosyo. Never mind kung hindi naman mahal. Never mind kung pangit pala ugali ng pinakasalan. Financial security lang ang iniisip. Hindi kasali yung emotional security. Hindi kasali yung spiritual security. At iba ko minsan, madalas pa nga, ang konsepto ng tao ko anong ibig sabihin na maging mayaman. 99% yaman lang sa pera ang itinuturing na kayamanan. Because people could be so physical, people could be so materialistic. Luke 12, 16 to 17. So Jesus told them this story. So may kadugtong agad na kwento ang Panginoon para ipakita ang point niya na hindi lang pera-pera ang buhay. A rich man's farm produced a big crop. And he said to himself, "What can I do? I don't have a place large enough to store everything." Ang problema ko minsan ng mga nagbubukid, magsasaka, maging big-time farmers, landowners, madalas konti lang ang ani. Problema yon. Ito namang taong ito, dumami yung ani. Sa palagay nyo na wala ang problema, nagkaroon ng bagong problema. Sabi niya, saan ko kaya itatago, iimbak itong napakarami kong ani? Sa ko ito ilalagay? When the man had a lot of harvest, he should have been secure at that point. But another problem and another need emerged. Storage. How to secure the grain? How to secure the wealth? Luke 12:18. Later he said, "Now I know what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones where I can store all my grain and other goods." Nagkaroon siya ng ideya. Paano lulutasin ang problema? Wawasakin niya yung maliit niyang kamalig o storehouse at magpapatayo siya ng mas malaki kung saan niya ilalagay yung kanyang maraming ani. But you know what construction is? It is stressful. Subukan nyo magpagawa kahit ano. Stressful yan. Nagkakaproblema ka sa manggagawa. Kung may contractor ka, madalas magkakaproblema ka rin sa kanya. O nagkakaproblema siya sa'yo. May problema ka sa supplier. May problema ka sa lahat ng bagay. Stress. Luke 12:19. "Then I'll say to myself, 'You have stored up enough good things to last for some years to come. Live it up. Eat, drink, and enjoy yourself.'" Now the man feels secure enough. Or at least, he thinks so. Sabi niya, "At patapos ko maipagawa ang malaking lalagyan, magre-relax ako, magpapasarap. At sasabihin ko sa sarili ko, mag-enjoy ka." Luke 12:20-21. Pero may problema na naman eh. "But God said to him, 'You fool, tonight you will die. Then who will get what you have stored up?' This is what happens to people who store up everything for themselves but are poor in the sight of God." Maganda na sana ang takbo ng kwento. Nakakita na siya ng solusyon. Magpapalagawa siya ng malaking kamalig, isang malaking taguan ng kanyang mga bagong ani, a
At sabi niya, matagal-tagal din ako magre-relax kasi marami akong naipon. Pero sabi ng Panginoon, alam mo, mamamatay ka na ngayong gabi. Pambihira naman, bad news, no? Mamayang gabi na talaga, hindi next week. Mamamatay ka na mamayang gabi, sino ngayon ang makikinabang ng lahat ng pinaghirapan mo? At sabi ni Jesus, ganito ang mangyayari sa lahat ng mga taong sobrang nag-iipon, sobrang nagpapayaman, pero sila ay mahirap, maralita, dukha sa panukat at sa tingin ng Diyos. Ngayon, bago tayo magkalituhan mga kapatid, maglinawan muna tayo. Ang pagpaparami ng ani, ang pagpapalaki ng mga taguan ng mga ani, ang pagpapayaman, by itself, hindi masama. Madalas nga, mabuti yun. But in this particular case of this particular man, yung pagpapayaman niya, naging mahirap siya sa tingin ng Diyos. In other words, marami siyang ginawa na hindi dapat ginagawa ng maka-Diyos na tao. Marami siyang pinabayaan, marami siyang nilabag ng mga kautosan ng Diyos para lang siya yumaman. Kaya kahit yumaman siya materially, lalo siyang humirap sa tingin ng Diyos. At mabuti magkalinawan tayo mga kapatid, may mga yumayaman pero hindi naghihirap sa tingin ng Diyos kasi sa pagpapayaman naman nila, hindi sila gumawa na masama. Hindi sila nagpahamak, hindi sila naging sakim, hindi sila nang agaw. Kasi remember, ang context ng kwento na ito ay yung agawan ng mana at yung pagsasabi ni Lord na hindi nadadaan sa mga nakukuha mo, napupunta sa iyo, ang ikabubuti mo. So obviously, ang konteksto ng kwento ng taong ito ay marami siyang ginawang hindi maganda para lang yumaman. Naging mahirap siya tuloy sa tingin ng Diyos kahit sa tingin ng tao mayaman siya. Pwedeng dinaya niya ng sweldo ang kanyang mga manggagawa. Pwedeng nilamangan niya ang kanyang mga kapatid. Baka inagaw nga niya yung lupa na yon sa manahan. Kung ano man yung dirty tricks niya. Pero yung yumaman ka lang, lumaki ang iyong ani, nagpagawa ka ng maraming bangan, by itself cannot be bad. Pero may paraan ng pagpapayaman na masama. At yun ang tinutukoy dito. So maganda na sana ang plano ng taong ito, pero yung pala, God has other things in His mind. The man was feeling secure, but God thought otherwise. He thought that the man had all the reason to be insecure because this man is going to die soon, unprepared to meet his God. At maaaring hindi lamang ibang tao ang dinaya ng taong ito sa kanyang pagpapayaman, pati ang kanyang sarili. Paano madadaya ng isang tao ang kanyang sarili sa pagpapayaman kung sobra siyang nag-alala, tumaas ang blood pressure, lumaki ang puso, nagkaroon ng sakit sa puso, naging hypertensive? Kung sa pagpapayaman niya sobra siyang na-stress, tumaas ang sugar levels, naging diabetic? Kung sa pagpapayaman niya, nagkaroon siya ng mga ulcers dahil sa stress, dahil sa pagpapabaya sa kanyang kalusugan. Kung sa pagpapayaman niya, maraming nagalit na pwedeng patayin siya mamayang gabi dahil galit sa kanya, nadaya niya ang kanyang sarili. Dahil ang dali-dali na payamanin ang bulsa pero pahirapin ang espiritu, pahirapin ang kaluluwa at isuong ang sarili sa panganib. Inulit ng Panginoong Jesus sa kwentong ito ang isang katotohanan that the length and continuation of his life is not determined by his wealth. Hindi dahil sa kayamanan napapahaba ang buhay, ito'y pwede pang maging mitya ng buhay o yung paraan ng pagpapayaman ang magpaiksi sa buhay kung pinabayaan ng tao ang kanyang kalusugan o inilagay niya ang sarili sa panganib. His wealth gathering could have even endangered and shortened his life. It could have blinded him to what was more important to secure, meaning his spirituality, his eternal life, his eternal standing with God, and his heavenly wealth. Pwedeng lahat yan mapabayaan sa sobrang sikap ng taong maging secure. They steal from Peter to give to John. To be able to give to their pocket, they steal from their brothers and sisters.
They steal from their own selves. They steal from their own family. Anong ninanakaw nila? Time. Hindi na nila nabibigyan ng time ang pamilya, ang sarili. Hindi na nila nabibigyan ng time ang sariling maglingkod sa Diyos, sumamba ng tama, nadadaya ang sarili ng hindi napapansin. A person could be materially rich, but spiritually poor sa tingin ng Diyos. At ito ang kaso ng particular person na ito. A man could have filled his life with stress and toxins in trying to become rich or richer. And here is the tragedy, the saddest cup of all. He won't live long enough to enjoy the fruits of his stressful labor. At ang tanong sa kanya ng Panginoon, then who will get what you have stored up? May mga tao na kung magpabaya sa kalusugan, magpabaya sa pamilya, magpabaya sa sarili, eh parang mabubuhay sila lagi ng matagal para makabawi. Hindi na maka-attend sa mga event ng anak. Di bali anak, pagtapos na itong project ko, biglang malaki na ang kinita ko, may pera tayo sa bank, babawi ako sa iyo. Di bali wife, di bali husband, babawi ako sa iyo. Pagka nakuha ko na itong deal na ito, pagsigurado na yung pera natin. Di bali po tatay, nanay, babawi ako. Malay niyo kung makakabawi kayo. Sinong nakakaalam kung mabubuhay tayo na matagal? At sino naman ang nakakatiyak na lahat ng pinaghirapan niya at kinita ay siya rin ang makikinabang o baka iba? Ecclesiastes 2:18, suddenly I realized that others would someday get everything I had worked for so hard. Then I started hating it all. Si Solomon ito, na sobrang nagpakatalino, nagpundar, nagpayaman, pero sabi niya, alam niyo na pag-isip-isip ko, mamamatay ako, maaaring biglaan o kahit magtagal pa man, hindi rin ako ang gagamit at makikinabang sa lahat ng naipundar ko. Kaya bigla ako nawala ng gana, sabi niya. Ecclesiastes 2:21, when we use our wisdom, knowledge, and skill to get what we own, why do we have to leave it to someone who didn't work for it? This is senseless and wrong. Napag-isip-isip ni Solomon, kung ginamit mo lahat ang galing mo, husay, naghirap ka, makakapagparami ka ng kayamanan na iiwan mo sa mga taong hindi naman naghirap para doon. Pwedeng asawa mo o anak mo o sino man o kung sino man bigla yung nakamana o nakasambot, nakasalo, nakaagaw ng kayamanan mo. Sabi niya, mali ito. So, alin ang mali? Yung iiwan mo ang kayamanan mo sa iba o sobra mong dayain ang sarili mo, kawawain ang sarili mo at yung kapwa mo para ka magkaroon ng maraming pera ang hindi mo naman kayang ubusin at iiwan mo rin sa iba. Maaaring hindi mo kayang ubusin sa dami o kaya hindi mo kayang ubusin kasi mamamatay ka na pala. Iba ang makikinabang. Immediately, may lesson dito, mga kapatid. Have a slice of life every day, even during the days that you work hard. Kahit kayo, nasa gitna ng isang napakahalagang proyekto na pwede kayong sobrang yumaman, huwag ninyong i-hold ang lahat ng bagay. Birthday ng asawa, birthday ng anak, may pagtitipon, mayroon kayong dapat magkita-kita. Saka na, next year na ako babawi. Paano kayo nakatiyak na may next year? Kaya dapat araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, iniaagaw yung kasiyahan, yung pag-enjoy, yung pagiging mabuti, maibigin, mapagmahal, thoughtful, laging isinisingit kahit busy-busy kayo na nagpapayaman at sinasabi nyo, hindi bali, matapos na matapos lang ito, mag-enjoy na tayo. Eh kung yun nga, binawian ka bigla ng buhay o kaya sila ang binawian ng buhay. Kaya dapat huwag ipagsapalaran ang ganung mga halagang bagay. Laging isingit. Huwag kayong ipon ng 10 taon, tipid ng tipid, hirap na hirap para magkaroon ng grand vacation after 10 years. Eh kung ika-ninth year, kayo biglang natigbak. Paano? Siyempre, kung may asawa kayo na byuda siya, tuloy ang biyahe. Iba na lang nga ang kasama.
Sabi ni Solomon, bakit may kailangan mag-enjoy ng pinaghirapan ko? Nangyayari yan. Hindi masamang magplano, magtipid para sa isang malaking bakasyon o malaking project. Pero huwag niyong kalimutang magkaroon din ng mumunting mga bakasyon, mumunting mga piyesta, mumunting mga saya kahit sa panahon na busy kayo trying to collect wealth. Don't put all of your pleasures and your happiness and your kindness and love on hold because you're waiting for a big day. Because it will happen, it might come, but you are not sure if you will be there to enjoy it. Kapag nakinig tayo sa mga turo ni Jesus, live by the day. Nakinig tayo sa mga turo ni Solomon, huwag kayong sobrang ipon at baka mamaya, wala naman kayo para yan ma-enjoy. Ibig sabihin lang, be fair to yourself. Be fair to your loved ones. Be fair to your family. Don't put all of your security in what you are trying to collect, to amass. Because life could be taken back anytime. The solution to insecurity is not more wealth. Hindi ko mo ang yaman-yaman ng tao nagiging secure. Napapansin nyo ba habang yumayaman, mas nagiging sakim? Kasi mas lalong nai-insecure. Yun nga magaganda eh. Yung magaganda na, hindi pa makontento, padagdag pa ng padagdag, patanggal ng patanggal, paretoke ng paretoke. Walang contentment ang tao. So don't ever think na pag dumami yung pera nyo, makukontento na kayo. Security is not in more wealth. Hindi sa pag-ibig sa pera at pagsamba sa pera. Ecclesiastes 5:10, if you love money and wealth, you will never be satisfied with what you have. This doesn't make sense either. Have you realized this, mga kapatid? You are never satisfied with anything that you love. Kaya pag tao yung love nyo, you are never satisfied. Laging kulang ang oras, kulang ang panahon, kulang ang pag-ibig, kulang. Kasi ang iniibig, nagiging poon. Nakaka-addict. Lalo lang nagiging kulang. So kung pera ang iibigin ng tao, hindi siya kahit kailan makokontento. Ecclesiastes 5:11, the more you have, the more everyone expects from you. Your money won't do you any good. Others will just spend it for you. Tanungin niyo ang mga OFWs kung hindi yan totoo. Sabi niya, alam niyo, hindi solusyon na dumami ang pera para ka maging secure. Subukan ninyo, sabi niya, padamihin mong pera mo, pagtagumpayin mong negosyo mo, palakihin mong sweldo mo, dumadami ang hihingi, dumadami ang aasa, kulang at kulang pa rin. Sige, patayin mo ang sarili mo. Magsakripisyo ka, magpakatandang dalaga ka, magpakatandang binata ka. Sige, kumita ka ng kumita. Uubusin ang mga kapatid mo, ng nanay mo, tatay mo, kung sino-sino, mga pinsan mo, ang perang kinikita mo. Sige, patayin mo ang sarili mo. Akala mo, tama yan. You think that by earning more money, you will have more money? No! By earning more people will spend it for you. Sabi, kailangan magpakatalino ka sa buhay. Hindi pagdadagdag ng pera ang solusyon sa lahat. And here, we should apply the lesson spiritually. People could self-destruct when they sacrifice health for wealth. Maraming ganyan. Inuubos ang kalusugan. They squander their health for wealth. They burn their candles at both ends. Nagkakasakit-sakit, nagkakasira-sira ang kalusugan, nakakakain ng mali o hindi nakakakain ng tama sa paghahanap ng pera, sa pagnenegosyo, sa pakikisama, sa pakikitungo, sa mga makakapagbigay ng malalaking deal. They squander their health. Okay, then they will have the wealth. Then they will have to squander all that wealth to get healthy again kasi nagkasakit na. May mga taong inuubos ang kanilang kabataan, ang kanilang lusog para magkapera. Pag nagkapera na, uubusin naman nila yun sa pagpapagamot dahil winasak na nila yung kanilang buong kalusugan.
People could self-destruct when they sacrifice spirit for body. When they sacrifice peace and serenity for vexing materialism and worldliness. Bawat pag-alala, bawat takot, bawat nervyos, bawat galit, may bayad ang emosyon, may bayad ang spirito. Hindi nga lang laging nasusukat sa pera, kaya hindi nahahalata. Kung pipili kayo, matiwasay na pamumuhay na hindi sobrang daming pera, o ang daming pera pero ang gulo, doon na lang kayo sa matiwasay. Kasi malaki din ang bayad pag ang espiritu ay ligalig, gulo, vexed, stressed. May natural question naman ng mga tao, but how about our needs? Paano naman ang pangangailangan namin kung magre-relax na lang ba kami? What is the solution for and to insecurity? Luke 12, 22-23. Jesus said to his disciples, I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat or wear. Life is more than food or clothing. Siyempre, ito ay a poetic language, meaning exaggerated yung language. It doesn't have to be taken fully in its exaggeration. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag na kayo mag-isip kahit paano kung may kakainin ba kayo, may hanap buhay ba kayo, kundi huwag yun ang gawing pangunahing issue ng buhay. Hindi kailangang matabunan ang mga issue na ito yung mas mahalaga. Because life is more than just survival. Life is more than just existence. Ngayon, yung mga hayop, they are just there to survive and to exist. Kaya sabi sa Luke 12, 24-30, look at the crows, they don't plant or harvest. They don't have storehouses or barns, but God takes care of them. You are much more important than any birds. Can worry make you live longer? So ipinakita ni Lord, tao kayo, meron kayong ibang mas mataas na layunin sa buhay. Yung mga hayop, ang layunin lang nila mabuhay. In fact, hindi naman alam ng mga hayop na mamamatay sila eh. Tao lang sa creation ang alam niya na mamamatay siya. Kaya sabi niya, tingnan mo yung mga hayop, hindi sila nag-aalala. Eh sila nga mga hayop, pero inaalagaan sila ng Diyos. Kayo pa kaya na mga tao? Dapat mas mataas kaysa sa mga hayop ang inyong iniisip. Ang iniisip lang ng hayop sa umaga, makakain, tas masaya na siya. Pero hindi lang pagkain o inumin ang iniisip ng tao. So dapat may gawin kang gawin para masecure na yung pagkain at iniinom mo at nang meron ka naman ngayong oras para gawin yung mas mahalaga sa buhay. Kaya ang sobrang karukhaan ay kaaway ng ating espiritualidad. Kasi pag isang kahig, isang tuka, isang trabaho, isang kain, isang trabaho, isang kain, mauubos na lang yung buhay mo, hindi ka nakalampas dun sa basic na kailangan kang may kainin, inumin, ibayad sa kuryente, tubig, may ipamasahe, tapos namatay ka na lang, yun na lang ba ang buhay? Kailangan ng tao makalampas sa basic needs niya, financially, materially, and very importantly, spiritually and intellectually. Kailangan siya secure enough para hindi yun ang pinoproblema niya at makapag-focus siya sa mas mataas na layunin kung ba't siya nabubuhay sa mundo. At yun ang malungkot, maraming mga tao, because they are saddled with poverty, they are not able to go beyond the basic necessities of life all their lives. Hindi na natupad yung mga dapat mangyari, yung mga musician, dapat walang na-compose ng musika. Yung mga dapat writer, walang naisulat. Yung mga dapat philosopher, hindi nakapag-isip at nakapagturo. Kasi araw-araw, wala silang ginawa kundi maghanap ng iinumin at kakainin para lang sila mga ibon. Kaya duty natin ng mga tao sa ating sarili na paunlarin ang ating buhay, magsikap tayo, magpakasipag, magtrabaho doon sa area kung saan tayo binigyan ng Panginoon ng mga gifts and strengths and talents para yung kailangan natin meron. At pag nandun na yun, secure na tayo para mag-isip ng ano pa nga ba ang mission ko sa buhay.
ano pa ang dapat kong tungkuling gampanan, at ano pang mga sarap ang dapat kong lasapin na naghihintay sa akin dahil kaya naman ako nilikha ng Diyos para ma-enjoy ko ang kanyang creation, hindi para araw-araw maghanap buhay lang ako na kulang at kulang pa rin. Kaya dapat ang tao, una, nagsisikap, maging self-sufficient siya, hindi siya aasa sa iba. Makaproduce siya ng sapat sa kanyang sarili. At sabi pa nga sa Bible, makapag-produce ng lampas sa kanyang kailangan para makapagbigay siya sa mga tunay na nangangailangan. Mga may sakit, sobrang bata, sobrang matanda, mga incapable of making something for their own livelihood. At pagkatapos noon, to focus on higher levels of existence, on higher callings, on more profound devotions bago siya humarap sa may kapal. Kaya kalaban natin ang poverty. Ang solusyon, lahat magsikap. Ang solusyon, magpakabuti, magpakahusay, tulungan ng kapwa para maging mahusay din siya, para lahat tayo makagraduate sa survival level. Nakakalungkot, alam nyo yan, marami ang mga tao mula isilang hanggang mamatay, isang kahig, isang tuka. Hindi natupad ang napakaraming magagandang bagay na mangyari dapat kasi inalipin ang karukhaan. Maaaring karukhaan na minana niya at mga karukhaang inimbento na rin niya para sa sarili niya dahil wala siya sa ganap na ginawa para matakasan niya yon sa kanyang sariling panahon. Verse 26, Luke 12. If you don't have power over small things, why worry about everything else? Look how the wildflowers grow. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon, with all his wealth, wasn't as well clothed as one of these flowers. God gives us beauty to everything that grows in the fields, even though it is here today and thrown into a fire tomorrow. Won't he do even more for you? You have such little faith. Don't keep worrying about having something to eat or drink. Only people who don't know God are always worried about such things. Your Father knows what you need. Magkakakonekta itong mga teachings na ito ni Jesus eh. Tungkol sa greed, security, tungkol sa sense of security, sense of meaning. May kahulugan lahat. Kailangan hindi lang sa material na bagay ka nakatuon. Pero para ka makalaya sa pagtutuon sa material na bagay, dapat ma-meet mo na yung mga basic needs mo. Then lalaya ka na, then higher needs naman. But in all levels of society, rich or poor, man's usual worry is material security. Hindi ko mamayaman ng tao, secure na. Kaya yung mga yumayaman nga, ayaw tumigil pa magpayaman eh. Kasi mas nai-insecure. Mas natatakot bumalik sa hirap. Mas nakakaroon ng mga phobia. Ang solusyon nila, maging greedy. Hindi naman lahat. Pero madalas ganun. Man's usual neglect is spiritual security and wealth. E ano po ba ang spiritual wealth? Magkano yon? Hindi nga yun dinadaan sa pera. Ang kayamanan ng materialistic na tao, pera, ari-arian, bagay. Ang kayamanan ng spiritual na tao, peace, kapayapaan, katiwasayan. Ang kayamanan ng spiritual na tao, yung kagandahang asal, kagandahang loob. Yung iba naman, kaya nag-aasal hayop, kasi nga trying to survive. Pag hindi sila ng aga, wala silang kakainin. Nag-aasal hayop tuloy. Kaya mo sinisikap, umunlad, maging mariwasa para hindi ka kailangan mag-aasal hayop. Hindi ka kailangan makipagagawan. Hindi ka kailangan makipagtulakan. You can afford to be ethical. You can afford to be giving and forgiving kasi meron ka naman. That's why it is doubly wrong for rich people to steal. Yung mahirap na tao, kailangan nakawin yung gamot na igagamot sa nanay niya, kailangan nakawin yung pagkain, ipapakain sa anak niya, bagamat hindi tama at hindi maganda, at least mauunawa mo, nagnanakaw kahit gutom. Eh yung bundat na nagnanakaw pa, anong pang-unawa ang kailangan mo doon?
Busog na, halos umaapaw na sa lalamunan yung kinakain niya. Gusto pa kunin pa rin yung pagkain ng iba. Ang yaman na, patuloy pa rin sa pagnanakaw. That's doubly wrong. Because it's doubly wrong for a rich person to steal when he has no longer any need. Nanineglect ng tao ang kanyang espiritu dahil sa kanyang sikmura. Kaya dapat, pagsikapang yung sikmura, ma-secure, minimum, para may iba naman siyang maisip sa buhay na dapat gawin. Luke 12:31, sabi ng Panginoon sa pagpapatuloy, "But put God's work first, and these things will be yours as well." Sabi ng mga ibang popular versions, you know, unahin daw ang kaharian ng Diyos, at ang lahat ng ito'y mapapasayo rin. Seek first the kingdom of God, and all this will be added to you. Ang tanong, what is the kingdom of God? Ano yung dapat unahin na kaharian ng Diyos, at ang lahat ay mapapasayo rin? Ang sagot ni Jesus dito sa mga tanong na ito is, the Jesus' answer is, first things first. God and God's work first. You want to be secure? Subukan mong unahin ang sarili mo, unahin ang bulsa, unahin ang mga material na bagay. Hindi ka masisecure kahit kailan, lalo ka lang magiging matakaw, magiging greedy, magiging needy. Kaya mga sobrang mahilig sa love and romance, laging nagiging needy and greedy and addict, hindi nasasatisfy kahit kailan. Kasi mali ang pinaghahanapan ng security. Hahanap ka ng security sa kapwa mo tao lang, kapwa mo tao lang yan. Pwede yung magtaksil, pwede yung magkulang, o pwede yung biglang namatay. Paano ka masisecure? Maghahanap ka ng security sa material things, o pwedeng nakawin ng iba, mabulok, mag-depreciate. Paano ka masisecure doon? Seek God first and His kingdom, and all this will be added unto you. And what is that? God's outward work through you. God's work. Yun ang unahin. At isang meaning ng God's work is what God does through you. Through your service. Through your ministry. Unahin mo yun. Dahil pag inuuna mo yun, malalagay ka sa tamang landas, kasabay mo si Jesus, sinusundan mo ang Diyos, yun ang daan patungo sa security. God's work defined for God's kingdom. But God's work is not only God's work through you. Hindi lang yung ikaw ay servant, hindi lang yung ikaw ay minister, hindi lang yung ikaw ay naglilingkod. God's work is also God's work inward in you. Dalawa ang gawain ng Panginoon. Gumawa through you, through your service, at gumawa in you, yung nangyayari sa iyong kalooban, sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, sa iyong pagkatao, maging sa iyong katawan. Unahin din yon. That is also seek first God's kingdom. Hayaan mong ang Panginoon ang magturo sa iyo, umakay, baguhin ang ating mga masasamang ugali, pagandahin yung magaganda ng mga ugali, lalo nang pagandahin pa. Yung makapaghari ang Espiritu ng Diyos sa ating puso na tayo nagkakaroon ng katahimikan, kapayapaan, contentment, godliness, joy, unahin yun. So, in practical terms, meron ako ang laking kikitain dito, pero malalabag ang konsyensya ko, maguguluhan ng aking espiritualidad, masisira ang aking relasyon sa Diyos, masisira pati ang ministry ko sa Panginoon, edi wag na lang, yun ang ibig sabihin ng seek first His kingdom and His righteousness, and all this that you want will be added to you. It will be added later, not before. Meron akong ambisyon, pero kailangang makipagkalas ako sa mga taong mahalaga sa akin, lumayo ako sa mga mahal ko sa buhay, maligalig ako, malungkot ako. Seek first yung paghahari ng Diyos. Yung God's kingdom, hindi lang yun yung pupuntahan mo sa mga ulap-ulap pag namatay ka in the next life. God's kingdom is the kingdom of God inside your heart. Ang paghahari ng Diyos, hindi sa mga alapaap, kundi sa puso mo. Yun ang unahin. E kung sa maganda mong project,
sa gagawin mong ambitious thing. Eh, kakailangan mong patalsikin si Jesus mula sa trono ng puso mo. At iba ang iluklok mo doon dahil may project ka, unahin mo na lang ang paghahari ng Diyos sa iyo. Doon ka masesecure. Huwag kang magpapadaya na magiging secure ka sa pagpapaalis sa Diyos sa buhay mo para habulin mo yung mga gusto mo. Marami ka naman pwedeng habulin. Nakasabay mo ang Diyos, tinutulungan ka pa niya, itinutula ka pa sa paghahabol mo para ka mapabilis. Bakit ka maghahabol sa mga bagay na maglalayo sa isang Diyos? Lalo ka lang may insecure. At ibalik natin sa pera yung usapan. Ba't mo na ipagbibili ang iyong kaluluwa para sa pera? What does it profit a man to gain the whole world and lose his soul to the devil? Ito ang mga bagay na nalilimot ng maraming tao ngayon eh. Sobra kasing secularized na mundo, sobrang materialistic. Basta pera na, kahit Diyos kakalimutan, kahit ang pagiging maka-Diyos, isa sa isang tabi, kahit ang kapayapaan sa pamilya, isa sa isang tabi, inuuna yung ganung uri ng security. In practical terms, marami ng mga kapatid nakakalungkot. Gusto nating unawain, pero yung may asawa dito, pupunta abroad, magpapakasal doon para maging citizen. Pagkatapos sa kalibutan na yung asawa dito, nagkawindang-windang na yung buhay nila, nagkagulo-gulo. Unahin mo na lang yung paghahari ng Diyos sa iyong buhay, yung mas payapa. Kahit hindi ganong kalaki ang naging oportunidad mo sa buhay, tahimik naman. Yung kasing katahimikan, kapayapaan, walang price tag. Kaya kuminsan, akala natin walang halaga. Ito, tandaan nyo. Basta may price tag, mura yon. Kasi may price tag na eh, may halaga. Ang mahalagang bagay, yung hindi nilalagyan ng price tag. Katahimikan ng loob, kapayapaan, tiwasay na konsyensya, masayang pang-araw-araw na pamumuhay kahit simple. Dapat yun ang inuuna. Yun ang turo ng Panginoon. Luke 12:32-33, "My little group of disciples, don't be afraid. Your Father wants to give you the kingdom. Sell what you have and give the money to the poor. Make yourselves money bags that never wear out." Dramatic kasi ang mga contrasts, ang mga paghahambing ng Panginoon, kaya madalas pwedeng pagkamalian ang pagbabasa. Hindi siya kontra na magkaroon ka ng pera, hindi siya kontra na yumaman ka, pero kontra siya sa pagkakaroon ng pera, pagyaman na ang kapalit, ay nawawala ang paghahari sa iyo ng Diyos. Pero kung pwede mong pagsamahin sa isang masayang pagsasama, then hindi na masama. Sabi niya, alam niyo mga mumunti kong mga estudyante, huwag kayong kabahan. Huwag kayong nervyusin. Huwag kayong matakot. Gustong-gusto ng Ama sa Langit na ibigay sa inyo ang kaharian niya. Hindi niya gustong ipagkait. Kakampi niyo ang Diyos. Gusto niya kayong guminhawa. Gusto niya kayong sumaya. Pero unahin niyo yung paghahari niya. Pag binaligtad niyo, ang pinaghari niyo sa sarili niyo ay kasakiman. Ang pinaghari niyo sa sarili niyong puso ay masasamang espiritu, kasamaan. Dahil gusto niyo lang magkapera, dahil yung kasi pagkakapera ay iniisip niyo magpapasaya, yun ang kabiguan. Ang gawin ninyong mga savings, hindi lang savings ng pera, savings ng spiritual wealth. Huwag niyong kalimutan na bagamat kayo'y lupa, espiritu rin kayo. Huwag niyong itapon yung lahat ng espiritu para lang sa lupa. Nasasandali lang ang buhay dito sa mundong ito. Huwag malito. Kasi napakalakas ng tinig ng materialism. Napakalakas ng tawag ng sanlibutan na pwedeng mabingi ka doon at malimutan mo ang banayad at tahimik na patuloy na pagtawag sa iyo ng Ama. Jesus emphasizes, make deposits in the heavenly, in the permanent, in the eternal bank. Make your spirit rich first. Make your spirit rich instead, kung kailangang mamili. And this is the kingdom of God inside you. Sa paggawa ng mabuti,
nag-iimpo ka ng kayamanan sa langit sa kabilang buhay dahil siyempre may gantimpala yon. Pero nag-iipon ka rin ng kayamanan kahit dito pa lang. Pero sa pag-iimpok doon sa kabilang bangko na gumagawa ka ng masama sa sarili at sa kapwa, may bayad din. Kaya kung sobrang materialistic ang tao, ang tinuturo ng Panginoon, reverse your values. Reverse the way you think. Balance your life, your focus, your preoccupation. Luke 12, 33-34, make sure your treasure is safe. Where? In heaven. Where thieves cannot steal it and moths cannot destroy it. Your heart will always be there where your treasure is. So dito, pinapakita ng Panginoon, ano ba ang tunay na kayamanan? Yung hindi nananakaw ng iba. Yung hindi nabubulok at nawawala ng halaga. So ano man ang iniisip nyo ngayon mga kapatid na kayamanan, pero kung pwedeng manakaw ng iba, kung pwedeng maluma at mabulok, hindi yon kayamanan sa tingin ng Diyos. Sa tingin lang yun ng tao. At kung yun ang ating mga kayamanan at wala nang iba pa, napaka-miserable naman natin at pobre sa tingin ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, alam nyo, ang patabain ninyo, ang pakapalin ninyo, yung account nyo sa langit. Dahil walang pwede magnakaw doon. At yung langit, mga kapatid, pwedeng dalawa. Yung pupuntahan ng tao matapos siya ay mamatay at maharap na siya sa Diyos, yun ang tinatawag nating eternal heaven. At may isa pang langit, yung daladala mo sa puso mo. Nandito na, ngayon na. Pag mayaman ka doon, ang kayamanan mo halimbawa, peace of mind, sinong nanakaw nun? Ang kayamanan mo, godliness, honesty, contentment, sinong pwede magnakaw nun? Kaya sabi, payamanin nyo yung kingdom of heaven in you and out there. Yun ang walang talo. Yun ang walang lugi. Heaven is that eternal home of the Spirit. But heaven is also the godly believer's heart. Where heaven comes down, where God reigns, here and now. Gather treasures in heaven, meaning your heart. Gather treasures in the eternal heaven, meaning that place where you will go after this death. Dahil sa maiksing buhay dito sa lupa ka lang, pwede mag-deposit doon. Pagkatapos ng buhay na ito, wala ka ng chance. Don't miss the golden opportunity to gather for yourselves treasures in heaven, there and here. Gather spiritual and intangible treasure that cannot be stolen. That is the solution to insecurity. Kasi ang tanong, paano ko masesecure? Eh lahat ng mga iniipon ko na nanakaw, naaagaw, eh di palitan mo kung anong iniipon mo, yung hindi naaagaw, hindi nananakaw, at dun ka palang magkakaroon ng kabayapaan. Hindi sasabing baliwalain mo ang iyong asawa na pwedeng manakaw o mamatay o maluma. Hindi ganon. Baliwalain mo ang iyong kotse o ang iyong bahay. Pero hindi sasabing no. Pero sinasabi lang, huwag yun ang gawin mong Diyos sa buhay mo. Gawin mo lang siyang dagdag, dekorasyon, icing. Pero hindi siya ang cake. Ang tunay na cake, yung kayamanan mo sa langit at sa puso mo. Sabi niya, and all this will be added to you. Idadagdag din naman eh. Pero dagdag lang yun. Hindi yun ang main thing. Gather intangible treasure that will not depreciate. Like peace, contentment, restfulness of the spirit, goodness. Baka nga yung akala natin, taong kay hirap-hirap, siya pala yung mayaman sa tingin ng Diyos eh. At yung taong sineselebrate natin ang yaman-yaman, ang hirap pala sa tingin ng Diyos. E paano pa kung ang yaman-yaman na sa tingin natin, tapos ang yaman-yaman pa sa tingin ng Diyos? Diba? Heaven both ways. At pwede yon. Ngayon, kung hindi pwedeng sabay, ang sinasabi ni Jesus, unahin nyo na maging mayaman kayo sa tingin ng Diyos. Kasi nang tunay na kayamanang hindi nagmamaliw, hindi nababago, hindi naluluma, at hindi nananakaw. Do not just be rich materially. It will only cause more insecurity. Do not just be beautiful physically or on the outside.
because it will also cause insecurity. Yung magaganda, mas insecure nga eh, kasi ang dali-daling mawala ng kagandahan. Isang sunburn lang na natupok. Isang maling pangyayari sa buhay, pwedeng mawasak ang kagandahan. O kaya kahit walang masamang mangyari, sa paglipas ng panahon, talagang tinatawag ng lupa ang kagandahan. Kaya ang pati sa Bible, ang sinasabi, gusto niyo maging talaga maganda? Hindi masamang magpaganda sa labas, pero dapat mas maganda kayo sa loob. Kasi sa kalooban nakatingin ng Diyos. 1 Peter 3:3-4. Don't depend on things like fancy hairdos or gold jewelry but expensive clothes to make you look beautiful. Be beautiful in your heart by being gentle and quiet. This kind of beauty will last and God considers it very special. So maganda ka ba sa tingin ng Diyos? Yun ang unahin. Tapos maganda ka pa sa tingin ng tao, eh di doble, may bonus. Pero ang ganda-ganda mo sa tingin ng tao, tapos sa Diyos, hindi pala lugi ka. Mahalaga unahin kung ano yung mas espiritual, ano yung nagtatagal, at ano yung mahalaga sa Diyos. Ano ang mga insecurities natin, mga kapatid? What are we insecure about? Siguro, kaya tayo insecure, yung pinaglalagakan, sinasandalan natin ng security, eh, nananakaw, nawawala, kumukupas. Gustong gusto ng Panginoon, matahimik tayo, magkaroon tayo ng sense of peace. Kaya gusto niya, maiba yung pananaw natin kung ano ang mahalaga, kung anong pinapahalagahan. Be changed by the renewing of your mind so that you may prove what God's will is, His pleasing and perfect will. Sinasabi sa Romans. Kaya mahalaga, kung nai-insecure tayo, tanungin nyo, bakit ako nai-insecure? Kasi yung kinakapitan ko, yung hinahabol ko, hinahangad ko, iniingatan ko, nawawala, nananakaw. Hindi pala ito ang gusto ng Diyos na unahin ko. That's why you have to let go and hold on to things that are eternal and important. Dear God, we thank you for reminding us about what is truly important. Dahil mahal nyo kami, pinapahalagahan nyo rin kung ano yung mga gusto naming mumunting bagay sa buhay. Pero turuan nyo kami, Panginoon, unahin kayo. Unahin namin maging maka-Diyos. Unahin namin yung mga bagay na pinapahalagahan nyo para sa amin. Unahin namin alagaan ang aming espiritu, ang aming emosyon, ang aming kalusugan kesa sa sobrang paghahabol sa pera, paghahabol sa tao, bagay na we are addicted to. Set us free from our addictions, O God, so we can really be truly free. At nawa yung kapayapaan yung maghari sa aming buhay dahil ang pinahahalagahan namin ay mga bagay na hindi nananakaw, hindi naluluma. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating buhay. Kanya-kanyang application sa ating buhay. Kanya-kanya tayo na insecurity. Kanya-kanya ng hinahabol. Kanya-kanya ng pinagkakabaliwan kumisan. Pero ito ba ang gusto ng Diyos? What will give you peace? What will give you inner happiness? That is what is important to God. Not what is measured by money or by price tags. Dear God, teach us. Kayo lumikha sa amin. Kayo ang creator. Kayo yung manufacturer. Yung design ninyo, Panginoon, ang masunod sa aming buhay, yung kalooban ninyo, plano ninyo, ang manaig. Spend some time with the Lord. Surrender to the Lord your insecurities. Seek God's power to transform our values so we can attach value to what is really valuable to God. Dear Lord, guide your people. Enlighten us. Take away the cobwebs from our eyes so we can see clearly kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay at kung ano ang mahalaga sa aming buhay. Be with the Lord in silent meditation.
Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapiz YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapiz website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapiz.com.ph.